Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, tingnan naman natin itong Autovox Solar Wireless Backup Camera. Tamang-tama to para sa inyong mga walang screen sa sasakyan pero gusto nyo ng backup camera. At kung ayaw nyo ng mga wire kasi meron na tong sariling power supply, yung araw, solar to. At hindi mo na rin kailangan ng wire papunta dun sa camera sa likod, papunta dun sa screen kasi via wifi na siya. Ano, subukan na natin to! Tara na! Salamat nga pala muna sa Autovox sa nagpadala sa atin itong solar wifi backup camera. May 15% off na coupon. O, ayan, kasama. And ano to, may warranty na extended from 12 months to 18 months. Meron ding 5-inch monitor o ito na yung mismong screen niya. Ito naman yung lalagyan ng plate number sa gitna. Ito na rin yung solar panel niya at yung mismong backup camera natin. Check kung meron pa sa ilalim. Oh, meron pa! May mount siya. Dito mo ilalagay yung monitor na ilalagay mo rin sa windshield kasi may suction siya dito. Power cord para sa pag-charge ng iyong solar panel. Kasi minsan, hindi naman tayo sa maaraw palaging nagpa-park or wala talagang araw, pwede mo pa rin siyang i-charge. And ito naman yung power supply or yung power cord para sa screen. May bonus pa, isang pick na prying tool. Pero, bago tayo makasimula, syempre kailangan mag-preliminary charge muna tayo dito, okay? At habang naghihintay, ito ang specs niya. 5 inches ang monitor nito. Meron itong 480x272 resolution. Ang camera naman ay may 140 degrees viewing angle. Meron din itong battery capacity na 2800 mAh, pero solar powered din naman ito. It's Kaliko time! Simulan na natin sa monitor niya. 5 inches siya. Meron siyang mga vents sa ibabaw, sa baba, at sa kaliwang side. Sa right side naman niya, meron tayong menu button tsaka cursor na up and down. Sa likod, meron tayong mini antenna sa bandang ibabaw. At sa gitna niya, meron tayong apat na butas dito para lalagyan na natin ang mount. Ito naman ang ating mount ng monitor. Meron siyang apat na ngipin para ikabit sa ating monitor. Ball mount din siya para ma-adjust mo kahit saang direksyon mo gusto. Meron siyang carbon fiber look na lock sa gilid. At super sticky ang kanyang suction sa ilalim. Up next ay ang ating power supply ng monitor. Dito mo rin makikita ang switch para i-on ang screen at ang ating backup camera. Pwede mo siyang iset ng 30 seconds, 60 seconds o 90 seconds depende kung gaano ka katagal umatras. Ito naman ang ating backup camera assembly. Sa pinakaibabaw, andito ang ating backup camera. Adjustable to, pwede mo siyang ibaba, pwede mo siyang itaas. Depende kung anong angulo ang kailangan mo sa sasakyan. Bakal naman ang ating plate holder. Meron siyang lining na malambot para hindi aalog-alog ang ating plate numbers. Sa baba naman niya, ito yung solar panels natin para makapag-charge siya kahit hindi nakasaksak. Pero just in case na walang araw at nakapark ka sa loob ng building, pwede mo siyang i-charge. Nandito sa ilalim ang kanyang micro USB na pwede mong saksakan ng iyong charger. Subukan naman natin na ikabit ko na yung screen natin sa unahan at yung camera natin sa likod. Nakatemporaring kabit lang muna kasi wala pang butas yung plate number nito eh. Para ma-i-on, pipindutin nyo to. Okay, kita nyo na. Makikita nyo, maganda siya, malinaw. Tapos meron siyang mga lines. May makikita mo kung malapit ka na, malayo pa, green, yellow, tsaka pag malapit ka na yung red. Ito, pwede mong i-adjust kasi yung level ng camera kung gusto mo pa siyang ilayo o ilapit. Depende sa setting na gusto mo. So ito na yung setting na gusto ko. Wag lang akong tatama sa pula. Okay, game, atras tayo. Para may reference lang kayo, i-on natin parehong reverse camera natin. Yung stock kasama ng sasakyan, tsaka yung 5-inch natin na Autovox. O game, atras tayo. Linaw, diba? Kahit maliit siyang linaw. O yan, nag-on na yung sensor natin. Okay. So, bali ngayon,
Kung makikita nyo dito, sagad na tayo. Pero dito, may konting space pa. Pero hindi natin isasagad. Okay na yan kasi meron tayong spare tire sa likod eh. So yan, hanggang dyan lang sa red. Ako nagset nyan. Pero kung gusto nyo, pwede nyo pang i-adjust yan. Pwede nyo ibaba yung camera, pwede nyo iangat. Depende sa gusto nyong layo. Kung saan kayo komportable, doon nyo na lang gawin. Siguro naman nakikita nyo na sa labas, di ba? Medyo madilim-dilim na. I-try natin ng low light performance nitong backup camera natin. O, ito na, tingnan nyo. So yan, nakapark lang ako nyan, pero kitang-kita mo na lahat, oh. Maliwanag. I-try kong preno, yan, pulang-pula. Pero kita mo pa rin, pader, kita mo. I-reverse ko naman. Yan, may reverse light na tayo. Pero kitang-kita nyo, maliwanag na maliwanag yung buong likod. Kitang-kita, hindi tayo bubunggo nito. O, di ba? Nakikita mo talaga lahat. Oh, 'di ba? Easy. Effective. Ayan, no light situation. Tingnan natin kung may makikita pa ba sa screen ng reverse camera natin. Let's go. Yan ngayon, patay lahat ng ilaw. I-on ko yung park lights para mag-on yung tail lights natin. Yan. Naka-on na yung tail lights natin. Balik, kita ko na. Tail lights pa lang 'yan, ha? Ngayon, tatapakan ko yung brake lights. Tingnan natin kung ano mangyayari. Kita nyo? Brake lights lang yan at saka tail lights, ha? Pero maliwanag na, kita mo na. E, i-reverse light pa natin. Yun. Parang umaga na. Pwede na, di ba? O, atras natin. Napakaganda. Kitang-kita. Effective. Di ba? Sobrang effective. Oh, kita, 'di ba? Hindi tayo bumunggo. Pasado. Ngayon, ano naman ang masasabi namin dito sa Autovox Solar Wireless Reverse Camera? Well, yung video quality niya, mapaumaga man o kaya low light, kitang-kita mo siya. Pag no light, syempre hindi mo kita, pero pag in-on mo na yung tail lights, may makikita ka na lalo na pag naka-on na yung reverse light. Plus wide angle din siya. Malinaw siya kahit gabi, basta naka-on na yung tail lights. Napakaganda rin nito dahil wireless. Wala na tayong pa-wire-wire papunta sa unahan, wala ka nang isisingit doon sa mga ibabaw pa. Wala na, wireless siya. Plus, pati power supply niya, wireless din kasi nga araw yung gamit natin. May mga solar panels, pero in case na madilim sa inyo, sa pinagpaparkan mo, walang ilaw, pwede mo pa rin siyang i-charge via micro USB. So, napaganda nitong camera na to. Sobrang effective. Yun ang verdict namin dito. Kung interesado kayo dito sa Autovox Reverse Camera, maglalagay kami ng link kung saan kayo pwedeng umorder. Tingnan nyo na lang sa description sa baba. Pati presyo, syempre, nandun din. Sana may natutunan ulit kayo sa video namin. Maraming maraming salamat po sa panonood. Ano, next video na, ha? RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem.